Iba pang frequency na dating ginagamit ng ABS-CBN, pinagpartehan na rin ng ibang kumpanya. Kamakailan, nauna nang nakuha ng Advanced Media Broadcasting System ni dating Senador Manny Villar ang Digital Channel 2 at Channel 16 sa Analog TV. Nauna nang kinumpirma ito ng NTC matapos igawad sa nasabing kumpanya ni Villar ang broadcast frequency ng ABS-CBN. Kasunod nito, sinabi rin ng Sunshine Media Network International na ibinigay na sa kanila ng National Telecommunications Commission ang UHF o Channel 43 ng ABS-CBN, habang nabigyan din ng Provisional Authority ang Aliw Broadcasting Corporation na siyang nag-ooperate ng radio station na DWIZ upang gamitin ang dating Channel 23 na nagsilbing sports channel ng ABS-CBN at mas kilala bilang Studio 23. Tropa, talaga namang nakakatuwa ang mga balita na lumabas ngayong araw. At ito ay talagang para sa akin ay isang napakagandang development. At ito ay yung pagkaka-award ng NTC sa Advanced Media Broadcast Systems na pag-aari ni Senator Manny Villar. Nai-award sa kanila yung Channel 2 at Channel 16 na frequencies, no? Ito yung dati sa ABS-CBN, kaya masasabi natin na talagang ito ay magiging katapusan na ng pamamayagpag ng ABS-CBN sa kanilang mga propaganda, yung paninira, yung kanilang indoctrination at brainwashing ng mga Pilipino tungkol na lalo sa kay President Marcos at sa pamilya nito at kahit kay President Gloria Macapagal Arroyo. Ganyan kasi ang gawain ng ABS-CBN, yung sino man na presidente o politiko na labag sa kanilang interest, no, ay kanilang sisiraan at i-brainwash nila ang mga Pilipino. Matagal din na tayo ang mga Pilipino ay ginawang bobo ng ABS-CBN sa issues ng ating pamahalaan, ng ating bansa, ng ating mga leader. Kaya ako ay tuwang-tuwa na yan ang naalis sa kanila yung Channel 2 at Channel 16 na frequencies. At hindi lamang yun. Oh, meron pa isa. Yung Channel 43 ay inaward naman ng NTC sa SMNI, sa Sunshine Media Network International. At ang Channel 43 na ito ay ginagamit din ng ABS-CBN. Kaya ngayon ay wala na sila. Wala na yung Channel 2, wala na yung Channel 16 kasi ito ay nai-award na doon sa kumpanya ni Senator Manny Villar. At yun namang Channel 43 ay na-award naman doon sa SMNI. No? At nakakatiyak naman ako na hindi nila ito gagamitin na kagaya ng ginawa ng ABS-CBN sa propaganda, black propaganda, indoctrination, brainwashing. Yan ang hindi nila gagawin dahil nakita naman natin si Senator Manny Villar. Hindi yan magiging napakatagumpay na negosyante at public official kung yan ay unfair na tao. No, si Senator Manny Villar, ang pinakamayaman na Pilipino, hindi niya ma-achieve yan kung siya ay walang ya o kaya unfair or dishonest. Siya ay naniniwala sa ethics, no? Kaya masaya talaga ako. At ganun din naman ang SMNI. Sila ay patas na mag-report, patas ang kanilang treatment kahit na magkakatunggali sa politika ay pareho nilang binibigyan ng exposure. Hindi sila engaged in propaganda, in brainwashing, and indoctrination. Isipin nyo na indoctrinate tayo ng mga Pilipino na si Ninoy Aquino ay isang hero daw, samantalang siya ay traidor, komunista, traidor. May kagagawa ng mga kaguluhan sa Pilipinas. Pero dahil dyan sa ABS-CBN, ginawa tayong tangan mga yan. Ginawa tayong mga na-indoctrinate tayo na pahiro-hiro daw. No? Kaya talaga ngayon ako tuwang-tuwa na nawala sa ABS-CBN yung mga frequency na yan na ginagamit nila
upang ma-brainwash ang mga Pilipino. Ang pagkakagawad ng National Telecommunications Commission or NTC ng authority to SMNI or Sunshine Media Network International sa paggamit ng Channel 43 ay isang napakagandang development sapagkat ang SMNI ay isang mapagkakatiwalaan na media network. Hindi ito engage sa mga propaganda, mga brainwashing at mga indoctrination na ginagawa kagaya ng ABS-CBN sa paninira nila sa mga pamilya at politiko na hindi sumusunod sa kanilang interest. At ang SMNI ay nasubukan natin na talagang patas at makatotohanan ang kanilang mga reports at ang kanilang mga commentaries at ang kanilang mga opinions. Hindi sila nagbibigay ng mga impormasyon o mga komentary na makakasira sa kanilang mga kinagagalitan na mga politiko, kundi lahat ay pantay-pantay na binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at mailahad ang kanilang mga issues. Kaya ako ay tuwang-tuwa na iyong Channel 43 ay naibigay sa SMNI. Congratulations sa SMNI. Keep up the good work and always remain truthful and fair and just in your reporting. Maraming salamat. Congratulations, SMNI. Hindi pwedeng tawagin na violation of press freedom or deprivation of press freedom itong pagkaka-assign ng National Telecommunications Commission or NTC sa channels 2 and 16 sa Advanced Media Broadcasting Systems na pag-aari ni Senator Villar. Kasi kung sasabihin mo na porket dineprive mo yung channel 2 and 16 sa kanila, eh bakit naman yung iba? Yung channel 4, 5, 6, 7, 9, and 13, and etc. Eh, sila ba pwede magreklamo na, eh bakit kami, wala kaming channel 2? O, na-deprive ba kami ng aming press freedom? O, di natural, hindi. And besides, ang ABS-CBN naman ay patuloy na nagbo-broadcast sa ibang istasyon at sa social media. So, ang press freedom naman is not a guarantee na meron kang channel 2 or 16 porque ba't nawala sa iyo, wala ka sa channel 2 and 16, violated na yung press freedom mo? Of course not. Marami ka naman pwedeng gamitin na medium, no? Meron kang air and meron ka ibang studio, di ba? Network, yung ano nga yung tawag nila, ano ba yun? Yun nga, yung kay Villanueva. So, hindi naman pwedeng matawag na yan ay violation of press freedom. Ako ay labis na nagagalak na nai-award ito kay Senator Manny Villar sapagkat hindi gagawin ni Senator Manny Villar na gagamitin ang kanyang istasyon o ang kanyang network para manira ng ibang mga kandidato o manira ng pangalan ng pamilya na kagaya ng ginawa ng ABS-CBN against the Marcoses at saka kay GMA. Naranasan ni Senator Manny Villar na siya ay targetin at gawa ng negative propaganda noong panahon na siya ay tumatakbo bilang presidente. Kaya yan ay nakakatiyak ako na hindi gagawin ni Senator Manny Villar yan dahil si Senator Manny Villar ay isang kagalang-galang na pagkatao ang kanyang karakter. Hindi magiging tagumpay sa negosyo si Senator Manny Villar kung siya ay isang unfair o unjust na tao. Kaya ako ay nagagalak na sa kanya ibinigay ang frequencies ng Channel 2 and Channel 16 kasi meron siyang kakayahan financially and administratively at sa pagdating sa management, napakahusay niyan. Kaya I'm sure na magiging matagumpay ang pag-operate ng Advanced Media Broadcasting Systems Incorporated. Hangad ko ang kanilang tagumpay dahil alam ko na sila ay makakatulong sa ating nation building sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang impormasyon at kuro-kuro
pat-opinyon sa ating publiko. Umaasa ako na ang Advanced Media Broadcasting System ay hindi magiging kasangkapan na gagamitin upang magpakalap na mga black propaganda laban sa mga kandidato at mga pamilya na naglilingkod sa bayan. Congratulations sa inyo, Advanced Media Broadcasting System, at congratulations Senator Manny Villar. I salute you sa iyong mga tagumpay na iyong ginawa, na ikaw ay naging patas. At sana naman ay itong pagbigay sa iyo ng Channel 2 at Channel 16 ay hindi magagamit sa propaganda, sa pagpapabobo sa mga tao na kagaya na ginawa ng ABS-CBN. Congratulations at hangad ko ang inyong tagumpay.